Isa pong mapagpalang gabi sa atin pong lahat na nag-iintay po sa atin pong gawain sa gabi pong ito, ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. And salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling nakabalik sa ganito pong gawain, sa pagkakaroon po ng marami pong mga dahilan at kabisihan. Ano po, kaya po tayo ay muling narito para po maglingkod sa pamamagitan po ng online Bible study. So, una po sa lahat ay ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay kanya pong patuloy na iniingatan at pinagpapala sa lahat po ng ating pong mga pinupuntahan sa ating pong pang-araw-araw na pangangailangan. Ayun, salamat po sa ating viewer, our top one viewer, no? So, magandang gabi po dyan sa inyo sa Kabanatuan. Dito po ay medyo maulan na, no? So, isa pong napakagandang bagay po, sabi ng Bible, ang magpasalamat sa ating pong Panginoon, dahil ang ating Panginoon po ay mabuti. At tunay po na ang kanya pong gawa ay kamangha-mangha. Kung atin lamang po itong mauunawaan, atin po itong malalaman, ay tayo po ay lalo pong mapapamahal, lalo po tayong mapapahanga sa kabutihan ng ating Panginoon, no? So, ayun nga po, tayo po ngayong gabi ay mag-aaral ng salita ng Diyos, at isa po sa napaka-timely na pag-usapan po, lalo na po sa panahon ngayon, na reality po na marami po ang mga mananampalataya ang nanlamig, at marami po ang mga mananampalatayang tinalo ng marami pong dahilan para po mag-init ang kanila pong pananampalataya sa Diyos. Noho, alam nyo, napakahalaga pong maunawaan bilang mga Kristiyano po tayo na araw-araw kailangan po natin ng revival. Araw-araw po ay kailangan natin ng init na mula sa atin pong Panginoon. Noho, sapagkat yung katuwaan, yung kagalakan po ay hindi po talaga yan galing sa atin. Yan po ay nanggagaling sa ating Panginoon. At napakaliwanag nga po ng Biblia na dati tayo po ay malungkot ang buhay nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Pinipilit nating maging masaya sa mga bagay ng mundo, sa bisyo, sa kalayawan, sa mga bagay na wala naman po talagang katuturan. At maging sa ating pong mga ambisyon at pangarap, inubos na po natin yung ating sarili para doon. Hanggang sa nasumpungan natin ang Panginoon sa ating buhay, and praise the Lord, nagkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa buhay, tunay na kagalakan. Ngunit, sa kabila po ng ganong sitwasyon, hindi po maaaring hindi tayo makaranas ng tinatawag na panlalamig. O may mga pagkakataon sa buhay natin, marahil sa mga bago pong Kristiyano, sa mga iisang buwang Kristiyano, dalawang buwang Kristiyano, ay baka hindi nyo pa po ako maintindihan sa akin pong mga sinasabi, pero pwede po itong maging lesson sa darating na mga panahon para sa inyo. Sapagkat alam nyo, nung unang ligtas natin, yung panahon na naligtas po tayo, parang nasa ating puso yung talagang lagi tayong mainit, lagi tayong naglilingkod, lagi tayong masaya. Ano, akala po natin, laging ganon. Lagi pong malakas tayo, lagi pong mainit tayo, at parang akala natin, kaya po natin laging magtagumpay, no? Sa lahat po ng mga pagsubok, mga tukso, at sa mga bagyo ng buhay. At kaya nga po ngayong gabing ito ay atin pong pag-aaralan po ay may pinamagatan pong paano makapanumbalik ang atin pong relasyon sa Diyos. Ano po? So, of course, hindi lamang naman ito para nga po sa mga backsliders. Ano po?
Ito po ay napakaganda rin pong mensahe sa mga mananampalataya po na akala natin tayo po hindi backslider, no? Mamaya makikita po natin na ang pagiging backslider po ay hindi lamang po yung hindi na po nag-church, hindi na po nagbabasa ng Bible, hindi na po kumakanta ng mga Christian song, ano po, nawala na sa gawain, hindi po. Sa Bible po, mamaya matutunghayan po natin na kahit po naglilingkod, kahit po nasa church, kahit po may ministry, ay maaaring ikaw ay makaranas ng panlalamig o tinatawag na backsliding. Okay? So, ngayon pong gabi nito ay simulan natin ang ating pag-aaral sa Revelation or Apocalypse chapter 2, beginning in verse 2 hanggang verse 5. Okay? So, ang ating main point dito po sa ating pag-aaralan po paano tayo makapanumbalik. At nakita ko po na ito po yung napakapayak na paraan upang tayo po ay makapanumbalik sa Diyos. Okay? So, basahin po natin kung meron kayong Biblia dyan sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Salamat po si... meron tayong dalawang viewer ngayon na nakikita ko po ngayon. Ay, tatlo pala. Ano po? Si Janella, si Sister Micah, at saka si Brother Arnold. Magandang gabi po sa inyo. At sana po ay tayo po ay pagpalain ng mensahe pong ito. Alam niyo po, lahat tayo ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Ano po? At kaya nga po ngayong gabing ito ay samahan niyo po ako sa pagbasa. Apocalypse chapter 2 verse 2 hanggang verse 5. Ang sabi po dito, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban ng magsisi ka. So, sa gabi pong ito ay mag-aaral po tayo ng isa pong topic. Actually po, gusto ko po itong sabihin directly sa bawat isa sa atin. Ito pong mensaheng ito is a direct message to every believer. So if you are not a believer, eh hindi pa para sa iyo to. Wala pong unbeliever na nagbabackslide. Lahat lamang po ng ligtas, may buhay na walang hanggan, binago ni Kristo, sila lamang po yung dapat ay ma-restore uli yung relationship. So para naman dun sa mga manonood ngayong gabi na hindi po ligtas, ay mamaya ibabahagi ko rin po yung pong daan ng kaligtasan. Ano po? Sapagkat maaaring akala mo ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka pala talaga Kristiyano, hindi ka talaga anak ng Diyos, hindi ka talaga pupunta sa langit. Kaya sabi po ng Bible, huwag po tayong magpadaya. Mamaya po natin yan tutunghayan. Ano po? Tayo muna po ay manalangin. Ama naming banal sa langit, salamat pong muli sa gabi pong ito. That once again, ako po ay niloob mo, binigyan mo ng lakas, enable mo ako para po muling buksan ang online Bible study. Ito po ay very timely sa mga mananampalataya, sapagkat ang panahon po namin ngayon, Panginoon, we are in the time of the Laodicean Church. Kami po, Panginoon, ay dahil po ng mga nangyayari sa mundong ito, lalo na po ang pandemic, ang COVID-19, ito po ay nagpalamig ng aming mga puso para sa iyo, Panginoon. Ngunit, salamat po sa iyong banal na Espiritu na nagsasabi sa amin na hindi po dahilan ang COVID-19 para kami po'y manglupaypay at lumayo sa iyo. Manapay, kami po ay mas lalo pong gumawa ng paraan upang mas lalo ka naming mapaglingkuran. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat manonood.
at tunghayan po nawa nila ang iyong mga salita hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Sapagkat ito po ay walang kasing halaga. Higit po ito sa kayamanan, sa ginto at pila, sapagkat ang aming pinag-uusapan po ay yung buhay pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto at pila. Pagpalain niyo po, Ama, ang bawat manonood sa gabing ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, once again, a blessed evening to everyone, sa lahat po ng nanonood ngayong gabi. Salamat sa inyo pong pagtitiwala, sa inyo pong oras na inilalaan sa atin pong Bible study. And ayun nga po, tayo po ay dadako na po sa atin pong topic, ang paano marerestore yung atin pong relationship sa Diyos. So bago po tayo pumunta po doon sa hayag na kalagayan ng Kristiyanong backslider, okay? So naniniwala po ako bilang pastor na ang Kristiyanong backslider, yan ay pupunta pa rin sa langit. Opo. Ayan, salamat sa aking pong mga igsuon sa Balay, sa Negros. Maayong gabi sa inyong tanan, Mama, Papa. Salamat sa inyo pong oras. Ayan, so salamat din po sa mga bago nating viewer, ano? So mamaya ko po kayo ma-recognize, ano po? So, mga minamahal, let's point this out na ito pong Revelation chapter 2 ay ito po ay hula, ano po, na kung saan po ay magre-reflect doon po sa mga mangyayari po sa mga mananampalataya. Bagaman ito po ay nangyari na, pero pwede po itong mangyari sa bawat mananampalataya. Yung tayo po ay mainit, pero bigla tayong manlalamig, lalayo, sa samot-samong dahilan, tayo po ay mawawalan po ng gana. Mawawala yung init natin para yung Diyos na atin pong nakilala ay ating paglingkuran. So, ang Revelation chapter 2 po ay, ito po ay direct message sa church nga po na tinutukoy po dito. Kung mapapansin nyo po, mga minamahal, ay isinulat po ito, sabi dito, sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito. So mga minamahal, meron pong pinopoint out, ano po, ang Panginoon na ang mananampalataya po dito po sa church na ito ay nagkaroon sila ng mainit na relasyon sa Diyos nung una. Pero dahil po sa pagdaan ng panahon, ay sinabi po dito ng Panginoon na sila po ay nawala na po doon sa tunay na esensya ng paglilingkod. Sila po ay wala ng pag-ibig. Even though sila po ay gumagawa pa rin, naglilingkod pa rin, kaya nga po mga minamahal, napakahalaga po nito. Ano po? Hindi porke naglilingkod ka, umaawit ka, nagsisimba ka, may ministry ka, nag-a-usher ka, nag-aakay ka ng kaluluwa, hindi automatic ikaw ay mainit sa Diyos. Sapagkat sinabi po dito, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Mga minamahal, ito pong tinutukoy ng Panginoon ay mga Kristiyano o grupo ng mga tao na kung saan may pagtitiis. Ang sabi po, napagod, nagtitiis, gumagawa. Pero dumating sa point na dahil po sa isang dahilan ay sila po ay nanlamig sa Panginoon. Okay, let's proceed dun sa mga reality, ano po, ng buhay. So, tingnan po natin mga minamahal ang mga dahilan ng pagbagsak. Bago natin puntahan yung, bago ma-restore, mahirap kasi pong ma-restore yung ang feeling po natin, tayo po ay laging ayos. O laging okay. Oho, mahirap pong magpagamot
yung pong taong ang pakiramdam niya wala siyang sakit. Diba? So, mga Kristiyano, kung ikaw man ay mainit sa Diyos, purihin ang Panginoon, ito po ay pwedeng maging mensahe sa atin at maunawaan po natin yung step-by-step process kung paano po tayo makapapanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam niyo po, hindi nating kayang bumalik kung sa ating sarili lang. Malabo. Malabo pa po sa sabaw ng pusit. Kung kayo po ay nakakain na po ng pusit, masarap po yun. Pag nagluto po kayo ng pusit, ay talagang nadilim po ang sabaw. Oho. But you know what? Bakit ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga pamamaraan para tayo makapanumbalik? Dahil alam ng Diyos na darating yung panahon, no, na tayo po ay mapapalayo sa Diyos. Sa samot-samong dahilan na pwede po nating harapin, sabanahin, at atin pong maranasan sa buhay na ito. So number one na inilagay ko po na pwede pong maging dahilan ng pagbagsak o yung pagkawala ng ating gana sa Diyos. Number one na po dyan, mga minamahal, yung tinatawag na kasalanan. Oho. So, alam nyo po, tayong mga Kristiyano ay, totoo po ito, hindi porke tayo mananampalataya ay hindi na po tayo nagkakasala. Bagaman, sabi ng 1 John chapter 3, ano po, verse 6 hanggang verse 8, sinabi po doon, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ay, nung ito po yung sinare ko doon sa aking, sa isa pong iglesia ni Kristo, ang sabi niya po, talaga, hindi ka na nagkakasala. Sabi ko, teka lang muna po, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung sino po ba yung hindi nagkakasala. Ang sabi po ng Bible, yung Espiritu Santo, yung Espiritu ni Kristo na nasa sa atin, yun yung hindi nagkakasala. Yun yung ayaw gumawa ng kasalanan. Yun yung dumadagok sa ating budhi. Yun yung nababahuan sa karumihan. Yun yung nasasamaan, nasasaguhaan sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap mula sa salita ng Diyos. So mga minamahal, ang kasalanan po ay nauuwi sa tatlong bagay. Okay, maging aware po tayo. Una po ay pita ng mata. Okay? Pita ng mata. Ano yung pita ng mata? Ito po yung handa nating iwanan ng Diyos. Minsan, magkaroon lang po tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Yung bang, like for example, meron kang cellphone, no? Meron kang cellphone. Tapos, nakakita ka uli ng mas magandang cellphone. Kahit wala kang pera, bibili ka pa rin. So dahil kailangan mo ng pera, hindi ka na nag-church dahil inuna mo yung trabaho mo para mabayaran mo yung cellphone. Pita ng mata. So, hindi nasisiyahan ang ating mga mata. Mga minamahal, lagi pong may makikita tayong mas maganda. Opo, laging may mas makikita tayong mas gusto natin. No? Kapag ka tayo ay malayo sa salita ng Diyos, mga minamahal, ay madali pong palitan yung atin, yung meron po tayo. Kaya po, pita ng mata. Marami akong kakilala, nagdapa ang mga kotse, bili pa rin ng bili. Maganda na ang bahay, magpapagawa pa uli ng bahay. No? So, pita ng laman. Ano naman yung pita ng laman? Pag sinabi pong pita ng laman, ito naman po yung masarap sa katawan natin. Ito po yung nakakaramdam tayo ng pleasure sa atin pong katawan. Tulad po ng bisyo. Alak, sigarilyo, yung barkada, yung kalayawan, yung pag-mobile legend, ayan, yung fornication, yung bang ikaw ay Kristiyano pero mas mahilig kang manood ng mga hubot-hubad na babae. Ano? So, hindi ko lang alam sa mga babae, pero malimit kasi ang mga lalaki ang mahina diyan. Oho, ang lalaki po, kapag ka po yan ay malamig sa Panginoon, ay napakadali pong magkasala. Kaya nga po, mga minamahal,
nais kong gamitin pong example sa atin ay si Haring David. Si Haring David po ay isa po sa mga sikat na character sa Bible na kung saan ay siya po ay bumagsak sa tinatawag na fornication, adultery. So siya po ay nagnasa ng iba pong babae maliban sa kanyang asawa. Kasi po bago niya po naging asawa si Bathsheba, meron na po siyang asawa eh. Kung babasahin niyo po ang kwento po ng mga hari, wala tayong masyadong time, gusto ko lang pong i-example sa atin, na kahit ito pong si Haring David ay tinagurian po that he is near to the heart of God, siya po ay malapit sa puso ng Diyos, gayon man siya po ay nagkasala. Oho, si Haring David po ay nawala yung matamis at mainit niyang relasyon sa Diyos dahil po ni Bathsheba. Saan po yun nagsimula? Nabasa ko po yun, sabi po ng Bible, ay nung si Haring David po ay nagtatagumpay na at marami na siyang accomplishments, ay hindi na po siya sumasama sa mga gawain. Hindi na po siya nakikipaglaban. At ang ginawa niya na lang po dahil siya ay matagumpay na at lahat ng tagumpay ay meron na siya mga minamahal, dun po siya tinira ng kaaway. Sa paanong paraan? Idol po si David nung panahong yon. Wala po siyang tuong pinagagagawa. Mga minamahal, one of the most dangerous time that we have is the idle time. Kapag ikaw ay walang masyadong ginagawa, yung iyong utak ay nagiging workshop ng demonyo. Oo. Kapag ikaw ay hindi tuong busy sa iyong magandang gawain, sa matuwid na gawain, ang iyong isip ay puputaktahin niya ng demonyo. Oo. Kaya nga po si David, nung siya po ay hindi busy sa ministry, siya po ay nagliliwaliw. Oh, mga Kristiyano, okay lang naman o yung magliwaliw, pero wag naman po sanang habang buhay na po tayong liwaliw. Oho. So, nangyari po kay David, mga minamahal, habang siya po ay naandoon sa point na pauli-uli dun sa kanyang bubungan ng bahay, ito pong si Haring David ay nakita ito pong si Bathsheba. So nagkaroon po ng tinatawag na doorway ang kasalanan kay Haring David. At kaya nga mga minamahal, ako po ay laging nagtuturo na ang mga babae po dapat ay nagdadamit ng matino, nagdadamit ng maayos. Dahil kahit anong tino minsan ng tao, ay dahil lang bihis ng tao, ay nagiging dahilan po yon para ang tao'y mag-isip ng masama. Tama ka po yon. So, si David po, ay hindi naman po sinasadya siguro ni Bathsheba na siya po'y magpakita ng gayon. Dahil nga po nung unang panahon, wala pa pong bubong ang mga CR, ay nakita nga po ni David na si Bathsheba ay naliligo. Doon pumasok mga minamahal yung masamang kaisipan kay David. Nakunin niyang asawa ito pong si Bathsheba. Kaya nga po mga minamahal, isa po si David sa halimbawa at Kristiyano mananampalataya na nagturo sa atin kung paano tayo mare-restore, paano tayo makakapanumbalik. Mamaya po tayo pupunta doon. Tayo muna po ay naandoon sa mga kwento ng mga pagbagsak. Ano po? So, makikita rin po natin, ito po sa Revelation chapter 3 verse 17. Tingnan niyo po. Ito po yung mga Kristiyano pong hindi naman talaga nag-backslide ng totally. Ito po yung mga Kristiyanong naglilingkod pero hindi mo maintindihan kung okay baga o hindi. Ayan. Ang tawag sa Bible ay malahininga. Alam niyo yung malahininga? Lukewarm. Hindi mainit, hindi malamig. Tama po. Maligamgam. Kumbaga sa tubig, maligamgam. Okay? So, tingnan nyo po yung sabi dito. Na Revelation 3:15 to 17. Nalalaman ko ang iyong mga gawa
na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Mga minamahal, napakaganda po nitong talata pong ito. Mga Kristiyano, sa lahat ng nakikinig ngayon ng mga mananampalataya, makinig kayong mabuti sa salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nagpe-pretend po tayong ayos kapag hindi tayo ayos. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, kung tayo po ay malamig, ay aminin natin sa harapan ng Diyos. At kung tayo naman po ay mainit, ay ipakita natin tayo ay mainit. Diba? So, ayaw ng Diyos na tayo po ay pretending. Pero Pastor, paano yun? Ako ba'y sisimba pa rin kahit ako'y malamig? Abay, upo naman. Hindi ho dahilan na ikay malamig, hindi ka na sisimba. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman pinagbawal ng Diyos na sumamba ang mga malalamig. Alam niyo, ang ayaw lang ng Diyos yung ganito. Yung tayo po ay kunwari ay mainit, on fire, pero hindi naman talaga. Yun ang ayaw ng Diyos. So, ang pastor, hindi kita lahat yan. Kung ikaw ay mainit o malahininga o malamig. Pero ang Diyos, kita yan. Walang hindi nakikita ang Diyos. So, tingnan natin. Bakit kaya dumating sa point na sila'y nanlamig? Tingnan niyo po ang sabi. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. I remember yung akin pong kaklase sa Bible school ay gumawa ng title. Ang title po ay Ang Diyos ay Nagsusuka. Parang ganun yung kanyang naging title. Sabi ng aming teacher, ang Diyos ay hindi nagsusuka. So dito niya daw po kinuha yung talata, ang Diyos ay nagsusuka. So mga minamahal, that is a word that will express na hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Ang Diyos po hindi naglalasing para magsuka. Amen? Hindi po siya nagbabarik. So, siya po ay nagsabi na isusuka kita na parang ibig sabihin, madata tayo, hindi tayo masarap, kaya isusuka tayo ng Panginoon. So, ano sabi po dito? Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. At hindi ako nangangailangan ng anuman. Number two, hindi lang po kasalanan ang pwedeng maging dahilan ng ating paglayo at pagbagsak at pagkasira ng relasyon natin sa Diyos. Maging ang atin pong kasaganaan. Mga minamahal, hindi lahat ng nagkakaroon ay napapalapit sa Diyos. Marami akong kilala na kung kailan nagkaroon ay naging madamot. Kung kailan naging mayaman ay naging mayabang. Amen. Kaya nga po may Deuteronomy chapter 8, verse 10 hanggang verse 17. Na ang context po doon, mga minamahal, baka naman pagka ikaw ay nakakapagtayo na ng bahay, malalaking bahay, yung natitirahan na. Tapos nagkaroon ka ng maraming ari-arian, nagkaroon ka ng maraming kayamanan, ay baka makalimutan mo ang Panginoong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga kalooban. Yan ay nakasulat po, mga minamahal, sa Deuteronomy chapter 8, verse 11. So, mga minamahal, yung palang ating kasaganaan, ay minsan, dadayain tayo ng Diablo para tayo po ay lalong mapalayo sa Kanya. Oo, kaya nga po, mga minamahal, nakita ko po sa Bible, ang gusto ng Diyos tayo po ay maging dukha pagdating sa mga gayong bagay, pero tayo maging mayaman sa salita ng Diyos. Well, ang gusto kasi ng Diyos, kaya gusto ko po itong i-share sa inyo, ang gusto kasi ng Diyos, nagsimula ka sa wala at makita mo na kaya ka nagkaroon, dahil lang Diyos na nagbigay sa iyo. Sabi nga po sa Juan chapter 3, verse 17, hindi makatatanggap ang sinuman maliban ang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, anuman yung meron ka, yan ay galing sa Diyos. Okay? So, kasaganaan. Sabi ng Laodicean Church, kaya naging lousy sila sa Panginoon, ako'y mayaman na, hindi ko na kailangan. So, mga minamahal,
lagi ko po itong itinuturo, wag nawa po natin sanang gawin ang Diyos na penge noon. Dapat siya'y maging Panginoon. Magkaiba po yun. Yung Panginoon, pag sinabi nating Panginoon, siya yung nasusunod sa buhay natin. He is the master. From the Greek word kurios, na ang ibig sabihin, supreme, the highest authority, ano po, siya yung pinakang mataas, yun ang ibig sabihin. So dapat siya po yung nasusunod, he is the above sa buhay po natin. Hindi po yung, minsan, tayo ang nasusunod eh. Tama po, maraming pagkakataon na tayo ang nasusunod, hindi ang Panginoon. Tapos tayo naman, magaling lang humingi, at minsan, ang Panginoon ginagawa nating penge noon. Kapag tayo po'y walang-wala na, remember the prodigal son, bagaman, yun ay picture po na kung saan ay walang-wala na po siya, ay naisip niya pong bumalik sa ama. Well, siya po talaga ay meron dati. Meron man po kasing kapag wala lang, saka po bumabalik. Kapag meron na, nakakalimutan na uli ang Diyos. Tapos pagka po wala na uli, babalik na uli sa Diyos. Hihingi na uli ng tulong kay pastor, sa kapatiran. Mag-ingat kayo sa ganyan. Oho. Dahil yan ay hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang kilala niyan ay penge noon. Alam nyo, napakasarap ga po nung ano, ang Panginoon ay hindi tayo lalapit sa Kanya dahil ng mga bagay na gusto lang natin. Ang gusto ng Panginoon, siya talaga yung gusto natin. Kaya nga nung may nagtanong sa Kanya, no, mga minamahal, nagtanong sa Kanya, ano ba yung dakilang utos? Ano ba yung unang utos? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mark 12:30, iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo. Abay, ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Siya po yung pinakang ninanasa po natin. Siya po yung pinakang gusto natin. Siya po yung pinakang minamahal natin. Higit sa iyong karelasyon, higit sa iyong anak, higit sa iyong magulang. Gusto ng Diyos na siya po yung pinakang mahalaga sa buhay po natin. So kapag hindi na po yun nangyayari, mga minamahal, kahit ikaw ay umaattend, dumadalo, mas mahalaga sa iyo ang ibang bagay, ay kailangan mong ma-restore sa Panginoon. Dahil ikaw ay backslider in the heart. Alam nyo, madali po magtago pag araw ng Linggo. Kaya din yung gawin ng mga di mananampalataya. Kaya din yung gawin ng mga hidwang pananampalataya. Minsan dadaigin pa nga tayo eh. Dahil ang mga ibang reliyon, kahit wala silang katiyakan ng kaligtasan, eh sila po mga minamahal eh, talagang tatlong beses sumasamba. Amen. Eh tayo po, dalawang beses na lang sa isang linggo, hindi pa natin magawa. Nasaan ang Panginoon sa buhay natin? Mga minamahal, I am seriously talking to every Christian. Alam nyo, para lamang tayo ay maligtas, hindi naman po basta ang ginawa ng Diyos sa atin. Alam nyo po yung to the point na nung sumisigaw si Jesus Christ, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam nyo po bang nagdilim ang langit? Alam nyo po ba na ang langit, mga minamahal, ay nagdilim sapagkat hindi kayang tingnan ng Ama na ang kanyang anak po ay nahihirapan? Pero alam nyo, sabi ng Bible, kinalugda ng Ama. Ang ibig sabihin po nun, kahit ayaw ng Ama, ito'y niluob niya para ikaw at ako ay maligtas. Tapos ang isusukli po natin ay ang pagbabakslide. Kaya nga po mga minamahal, ngayon pong gabing ito, yan po yung dalawang dahilan ng atin pong pagbagsak. Kasalanan at kasaganaan. Ayan lang po, dyan lang po yan iikot. So, marami doon sa kasalanan bumabagsak. So, kung sa percentage po, 70-30. 70% sa kasalanan, 30% sa kasaganaan. Oho. So, ipinakita ko sa inyo na alam ng Diyos na ang Kristiyano ay maaaring makaranas ng pagtalikod. Maaaring makaranas ng backsliding. Okay?
pwedeng nasa church ka, backslider ka. At lalong-lalo naman po, yung mga Kristiyanong wala na talaga pong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Hindi po ako naniniwalang, Pastor, kahit hindi ako nag-church, okay po ako, I'm doing fine. Walang ganon. Amen? Yung nga naglilingkod na, hindi pa fine eh. Edi lalo yung hindi naglilingkod. May tama ka po. No? So kung may tama po, ay makita ko ang inyong mga amen. So mga minamahal, punta na tayo doon. Pastor, paano ako makakabalik sa Diyos? Alam nyo, ito po haaminin ko sa inyo. Kaya ako po ito maituturo sa inyo dahil naranasan ko na rin po ito. Hindi po kawalan yung aminin ko sa inyo na dumalangin din ako sa Diyos na Panginoon, papanumbalikin mo yung puso ko sa iyo. Ikaw yung maging pinakang mamahal ko. Mga minamahal, ako'y marami din pong beses na ako po ay nagkaroon ng struggle para bumalik. Pero mga minamahal, salamat sa Diyos sapagkat siya rin po yung gumagawa ng paraan para tayo'y makapanumbalik sa Kanya. Tandaan niyo po ba si David nung siya po ay nanumbalik? Nakaranas na po siya ng mga palo. Yung kanyang mga asawa ay kinuha ring asawa ng ibang hari. Yung kanyang anak sa kay Bathsheba ay namatay. Maraming nangyari sa buhay ni David na naging consequence ng kanyang mga pinaggagawa. Kaya nga mga minamahal, ito po, kung Kristiyano ka at hindi ka pinapalo ng Diyos, abay matakot ka. According to Hebrews chapter 13, mga minamahal, sinong anak ang hindi pinapalo ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, papaluin ka niya. Pero kaya hindi ka pinapalo, abay baka hindi ka anak. Baka ligaw ka. Kaya nga po itong ating pinag-uusapan, it is mainly for those Christians who have been born again, who have the eternal gift of salvation. Ikaw ay ligtas na, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay nakakatiyak ng pagpunta sa langit. Okay? Mahirap na mag-backslide yung hindi naman ligtas. Iba po ang backslider sa churchgoer. Ang churchgoer, hindi po ligtas. Pero ang backslider, sila yung ligtas. Remember the parable of the Lord Jesus Christ? Na ang kaharian ng langit ay katulad sa isa pong nawawalang tupa, na kung saan po ay iiwanan niya ang 99 at hahanapin yung isa? Mga minamahal, kahit gaano ka pang lumayo sa Diyos. Sa totoo lang, tayo naman po talaga nagdi-decide nun eh. Hindi naman po kalooban ng Diyos na tayo mag-backslide. Amen po. Alam nyo, maraming pagkakataon sa buhay ko na minsan din po akong tumatalikod at hindi ko kayang humarap sa Diyos. Pero alam nyo po, hindi ko kayang tumagal. Yun ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Ano po, dahil itong usaping ito ay naranasan ko sa buhay ko. Kaya po, salamat, may salita ng Diyos para ako'y makapanumbalik. Alam nyo po ba na kaya ko po, nasa ulo po yung sinabi ni Haring David sa Psalms 51 verse 12, "Restore unto me the joy of my salvation." Salamat, hindi po salvation yung i-restore sa atin. Ang i-restore sa atin is the joy of our salvation. Yung joy na ibinigay ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. So ngayon, punta na po tayo sa tatlong paraan para tayo'y makapanumbalik. Number one, remember where you have fallen. Mga minamahal, lahat ng pagbagsak ay may pinagmulan. Walang Kristiyanong lumayo sa Diyos na bigla na lang napalayo. Walang ganon. Lahat po yan ay little by little, meron tayong kasalanan o meron tayong nilalandi. Kaya po tayo, mga minamahal, sabi ng Bible,
alalahanin mo kung sino yung nagpabagsak sa iyo. Sa mga minamahal, ano yung kailangan natin? Maging transparent tayo sa Diyos. Kung ikaw ngayon ay hindi mainit sa Diyos, Pastor, paano ba masasabing hindi ako mainit sa Diyos? Ayaw mong magbasa ng Bible. Mas marami kang oras sa Facebook. Okay lang sana kung gumagamit ka ng Facebook para mag-post ng salita ng Diyos. That's good. Pero alam nyo, pag backslider ka, nabubuklat mo lagi ang cellphone pero ang Bible hindi. Kapag backslider ka, tinatanong mo pa yung sarili mo, sisimba ba ako o hindi? Amen? A-attend ba ako ng prayer meeting? Patatawarin ko ba yung gumawa ng masama sa akin? Yung bang may mga bagay na hindi natin kayang gawin because we are not filled by the Holy Spirit? So mga minamahal, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Nais ng Diyos na aminin mo sa Kanya. Ang sabi po ng 1 John 1:9, sabi po ng Bible, atin pong basahin, bagaman ito po ay sa ulo ko na, ay gusto ko pong basahin sa inyo, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga minamahal, alam nyo, ang Diyos naman po'y mapagpatawad. Ang Diyos ay, pagdating sa pagpapatawad, yung kasalanan mo, yung ang pagpapatawad ng Diyos ay kaya niya po itong i-cover, gano'n mang kalaki ang iyong kasalanan. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Alam nyo, kung kasalanan at kasalanan din lang, mga minamahal, ay malaking kasalanan ni Haring David. But the question is, napatawad ba siya ng Diyos? Opo, napatawad siya ng Diyos. Alam niyo po, kaya po naisulat ang Psalms 51 dahil yon ang naging ugat o yun yung naging step para siya'y mapatawad. Alam niyo, ang mahirap po sa atin ay yung bato na yung ating puso. Yung bang kahit na tayo ay hindi na nagsisimba, feeling okay pa tayo. May kalyo na yung puso natin. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible, okay pa rin. Alam nyo, nakakatakot na kalagayan po yun. Minsan nag-post ako sa Facebook, ay nilagay ko, kapag wala kang problema sa buhay, malaki ang problema mo. Kung inyo pong nauunawaan yun, mga minamahal, ganito, alam nyo po, wala pong araw na hindi tayo may problema. Lagi pong may problema. Sumunod ka sa Diyos, may problema. Yung hindi ka sumunod, mas lalong malaking problema mo. Amen? Dahil, kapag sumunod ka sa Diyos, kahit may problema, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Diyos. Pero kapag ikaw ay may problema, at salangsang ka sa Diyos, hiwalay ka sa Diyos, malaking problema mo. Dahil walang tutulong sa'yo. Walang gagabay sa'yo. Ano? Meron, papalo. Kung anak ka ng Diyos, iyon ang tulong ng Diyos. Tapaluin ka ng Diyos. Sa mga minamahal, pwede naman po tayong hindi paluin ng Diyos. Kung ngayon, nakikinig ka ngayon, if you are listening right now, at alam mong ikaw ay may kasalanan, simple lang, pwede kang manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo using the Word of God. Ito po yung masarap na paraan ng pagbalik. Yung ikaw ay nakinig sa salita pa lang ng Diyos. Ay yung iba po kasi, gusto pa po to see is to believe. Ano, parang yung magulang sa anak, laging sinasabi, anak, huwag ka mag-aasawa ng batugan. Sabi nung anak, ala naman mama, hindi naman lahat ng pogi igayon, kaya ako'y payagan na ninyo, pogi eh. So nung naro na siya, sabi nung bata, mama, gayon nga pala. Ay minsan, sabi ng magulang, naku anak, ikay paparoon pa lang, ako'y pabalik na. Bakit? Naranasan eh ng iyong magulang. Kaya yung nakaranas na, dapat makinig tayo doon. Di ba? Makinig na tayo kasi naranasan na eh. Alam niyo po ba itong Bible na ito? Ito tinuturo ko po sa inyo. Ito po'y proven na po ito. Ito po ay
100% sigurado, garantisado, lahat ng nakasulat dito ay nangyari na at na-approban na ng Diyos. No? So, mga minamahal, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kung yan man ay sa babae, kung lalaki ka, magsisi ka. Panginoong Diyos, ako'y Nabatsheba, ako'y patawarin mo ko, Panginoon, gusto kong bumalik sa iyo. Kung ikaw naman ay babae, may jowa kang unbeliever, iwanan mo yung jowa mo na yan, kesa ikaw ay isang araw ay lumuha. Masarap yung lumuha ka dahil lang tagumpay, hindi dahil lang bugbog ng iyong jowa isang araw. So, mga minamahal, alalahanin mo. Lalo ngayon, mga minamahal, isa po sa pinakang ginagawang way ni Satanas para tayo magkasala ay ang social media. Kung hindi tayo magiging maingat, palalamigin niya ng iyong pananampalataya. Palalamigin niya ng iyong pananampalataya. Naalala ko po, mga minamahal, yung preaching ng aking mahal na Pastor Eloy, mahirap pong magpalakas ng apoy kapag nagluluto ka sa tungko na hindi mo nililinisan ng abo. Tama ka po yun? So para lumingas ng maayos, ganito po kasi yun eh. Kapag ang iyong tungko ay punong-puno na ng gabok, tapos ilalagay mo yung kahoy mo, papatasin mo doon, hindi na nakakapasok yung oxygen. Mga minamahal, hindi aapoy ang kahoy without oxygen. Ang oxygen po ay gamit para po mag-fire, mag-burn yung pong kahoy. Tama ka po. Ayan yung konting napag-aralan ko bilang summa cum laude po nung college. Ano po? So, anong kailangan mong gawin ay ganito. Linisan mo yung abo, linisin mo, tanggalin mo, at lagyan mo ng mga space yung kahoy. Para po pagka siya ay sinindihan mo, ay lilinga siya ng maayos, hindi puro usok, hindi masakit sa mata. Mga minamahal, ano yung ibig kong sabihin dun sa example na yon? Isa lang ang dahilan para ikaw ay lumayo at mapatalikod sa Diyos. Ano po? Yan ay nauuwi sa kasalanan. Eh, sabi mo, Pastor, kanina yung kasaganaan. Eh, kasama na rin po yun dun, mga minamahal. Pride of life po yun. Tama ka po? Kasi sabi mo, ako'y mayaman na, ako'y wala nang kailangan. Eh, di pride of life po yun, kasalanan din. Medyo pinoint out ko lang kanina. Ano po? Pero if you're going to study the Bible and the story of the Israelites, there is only one reason kung bakit ang Diyos ay nagagalit sa bayan. It is because of their sin. Mga kapatid, ang kasalanan sa Bible ay hindi lamang yung ikay pumatay, nagnakaw, hindi po. Yung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, yun ang kasalanan. Dahil yung hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos, eh parang sinasabi mo sa Diyos na ganito, ay mas magaling yung akin. Mas mahusay ako sa iyo, o Diyos. Wala akong, ang tingin ko'y ari ang mas magaling. Ang tawag po dun, mga minamahal, ay pride. Yung bang pinangungunahan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya ano nangyayari? Palpak ang buhay natin. So, pangalawa na po tayo, mga minamahal. Una po, remember where you have fallen. Saan ka bumagsak? Pangalawa, repent from your sins. Alam niyo po, minsan dinadaya tayo ng Diablo dun sa salitang, gawin mo na uli, gawin mo na uli. Nagpapatawad naman ang Diyos. Amen ka po? Mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong gamitin ang biyaya ng Diyos into lasciviousness. Huwag nawasan ang mangyari na para dumami yung biyaya ng Diyos, eh tayo po ay magpabalik-balik sa kasalanan. No! It is not the will of the Father. It is not the will of God. May mga bagay po na dapat nag-a-advance na tayo. Kung dati ikaw ay natisod, lumayo ka sa Panginoon, sana naman sa sunod mong pagkakasala, hindi ka na lalayo dahil natisod ka dun sa nakagawa ng mali. Iba namang level. Hanggang, kasi alam nyo, we are under sanctification. Wala pong pag-atin ng Linggo perfect agad. Walang ganon.
So lahat po tayo ay dumadaan sa pagsubok. When you are tempted, when you are tested, kapag bumagsak ka, ibig sabihin hanggang dun pa lang ang pananampalataya mo. Pero habang nagtatagumpay ka ng nagtatagumpay, dun po nadidevelop yung atin pong pananampalataya. So hindi po dapat gamitin yung pagsisisi para gawin uli ang kasalanan. Ano ibig sabihin ng pagsisisi? Ang ibig sabihin po ng pagsisisi, ito po yung pagdama ng ating ginagawa na ito po ay sampal, dura, suntok, haplit, bato sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Marami naman kasing nagsisisi pabalik-balik sa kasalanan. Hindi ho ganun dapat. So, repent from your sin. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Oh, kung ikaw, Kristiyano ka, ay hindi ka lagi nagsisimba at ikaw ay meron kang inuuna kaysa sa Diyos, magsisi ka. Ano, magsisi ka. Dahil kasalanan yun sa Diyos. Sa Bible po, ang kasalanan ay kasalanan. Ang magsabi man ito ay bata, matanda, lalaki, babae, yan ay salita ng Diyos. So mga minamahal, remember where you have fallen. Number two, repent from your sin. And the last, paano tayo makakabalik? Matapos mo magsisi, eh wag naman yung nagsisi ka laang. Eh maganda, magkaroon ka naman ng resolution. Ano yung resolution? Tingin nyo, sabi po diyan, sa Revelation pa rin po tayo. Tatapos na po tayo sa biyaya ng Diyos. Revelation chapter 2, verse 5. Remember therefore, from whence thou art fallen, and repent. Ang pangatlo, and do the first works. And do the first works. Mga minamahal, nung tayo po'y naligtas, nagkaroon tayo ng resolution. Panginoon, I will give my life to you. Panginoon, I will live my life for you. Maglilingkod ako, magbibigay ako, aawit ako para sa iyo. Gawin mo uli yun. Bumalik ka. Sabihin mo kay Satanas, Satanas, bitawan mo na ako, Satanas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, bitawan mo ako, Satanas. Wala kang lugar sa buhay ko. Dahil ang aking Panginoon na tagapagligtas ay mas malakas kaysa iyo. Sabi po ng Pedro, mga minamahal, tayo po ay lumapit sa Diyos sapagkat siya po ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba at siya'y sumasalangsang sa mga palalo. Tayo po'y maging mapanalanginin, mapagpuyat, sapagkat ang Diablo ay humahanap ng mga sisila niya. Tayo po ay magpailalim sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos at labanan natin si Satanas ng ating pananampalataya. Kaya nga po mga minamahal, mahirap pong bumalik sa paglilingkod yung hindi naman talaga naglilingkod sa Diyos. Kaya itong mensaheng ito is para doon sa mga nakaranas ng dati, every Sunday, talaga namang ang aga-aga sa church, may ministry, masayang umaawit, pero habang dumadating yung mga pagsubok, tumatagal yung panahon, nawawala na yung saya. Alam nyo, isa sa nakita ko pong paraan para po tayo ay makabalik, matalo natin si Satanas. Tanyo, sa Bible, sino yung kayang tumalo kay Satanas? Di po ba si Jesus Christ? Di ba niyakyakan niya yung ulo ni Satanas? Di ba? So, mga minamahal, bumalik lang tayo, alalahanin natin, ano ba yung buhay natin dati? Tayo ay alipin na ni Satanas dati. Tayo ay nakabilanggo sa kanyang kamay. Tayo ay kapit-kapit niya sa kanyang kuko. Mga minamahal, tayo po ba'y magpapaalila muli kay Satanas? Huwag na wang mangyari. Sana po, tayo po'y kumawala kay Satanas tulad nung una nating pagkaligtas. Na tayo po'y anong saya, pagkaligaya, nung nakilala natin ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Pagka tayo po, mga minamahal, ay lagi nating inaalala, ang payo ko po sa mga mananampalataya,
Kapag ka po may iniuutos ang Diyos sa atin, gawin po natin. Dahil kapag hindi po tayo obedient, dun tayo madaling pabagsakin ni Satanas eh. Kaya tayo binibigyan ng mga utos ng Diyos. Yan ay preparation. Yan ay ipinaghahanda tayo ng Diyos. Tama ka po yun. Tayo po ay binibuild ng Panginoon para pagka may dumating na pagsubok, may dumating na tukso, pag may dumating na mga pangyayari sa buhay natin, makakatayo po tayo. Kaya nga po, sabi ng Bible, ang tao daw pong nakikinig at dumirinig ng salita ng Diyos ay makakatulad po sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay doon sa batuhan na matibay ang pundasyon. Mga minamahal, yung bato doon ay si Jesus Christ. We must build our life to the foundation that was already built. And that is the rock of salvation, the Lord Jesus Christ. Siya po yung bato ng panulok. He is the cornerstone na kinatitisura ng marami, pero siya po ang nagpapatibay ng ating buhay. Kaya nga po, mga minamahal, kapag tayo po ay gustong bumalik sa Panginoon, madali lang po kung ahayaan po natin gumawa ang Diyos muli sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng pagtanggap ng salita ng Diyos, na gawin po muli natin. Do! Yun yung mahalagang salita, do. Pero pag hindi ka nagdudo, hindi mangyayari. Mananatili ka sa pagiging backslider. Mananatili ka sa pagiging walang kabuluhan ang buhay pananampalataya. Naranasan ko po, mga minamahal, mas masarap talaga ang naglilingkod sa Diyos, nagbubunga. Minsan kung bakit hindi ka nagbubunga, hindi ka talaga nakakapit kay Jesus Christ. Tanungin mo yung buhay mo, bakit sa lahat ng ginagawa mo parang walang bunga? Alam nyo, hindi naman, wala naman problema sa Diyos eh. Nasa atin yung problema. Baka akala lang natin tayo yung nakakabit sa puno, pero hindi pala. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, kapag ka kayo'y nakakabit sa akin, ako yung puno ng ubas, kayo magbubunga. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, yung sanga na hindi nakakapit sa kanya, ay hindi magbubunga. Tanong, meron ka bang bunga? Diba? Meron ka bang bunga ng pananampalataya? Meron ka bang naaakay para sa Diyos? Meron bang taong nabibless sa buhay mo? Meron bang mga taong dahil mo ay sila po ay nai-encourage, sila po ay mas lalong nag-iinit ang pananampalataya? Hindi po yung bait ha, yung pananampalataya. Kaya nga po, mga minamahal, ito po sa atin pong pagtatapos ng atin pong mga napag-usapan, simple lang, alalahanin mo sang kabumagsak. Pangalawa, pagsisihan mo ito, layuan mo ito, itapon mo, alisin mo sa buhay mo, at humanap ka ng panibagong magpapasaya sa iyo, and that is the will of God, and return to serve the Lord. Return to serve the Lord. Or resolve to serve. No? Resolve to serve. So mga minamahal, as I end ng atin pong Bible study, sana po, tayo po'y makapanumbalik sa Panginoon. At doon naman po sa mga hindi pa po pwedeng bumalik sa Panginoon kasi wala pa nga sa Panginoon, simple lang, kung ikaw ay nais mong maligtas, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Kristo na ating Panginoon. Siya'y namatay sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kung ikaw ay mananampalataya sa kanya, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sinumang sumasampalataya ay hindi nalalakad sa kadiliman. So kung tunay yung pananampalataya, makikita yan sa iyong buhay, hindi ka nalalakad sa kadiliman. Sa gabi pong ito, maraming salamat po sa atin pong mga viewer. At bago po tayo mag-closing prayer, I want to recognize them. Kung kaya ko pong alalahanin, pasensya na po kayo. Kung meron man po hindi ako maalala. So una po na nakita ko pong nanonood po sa atin ay si Janela Harlan. Salamat po. Ang ating kapatiran from Nueva Ecija, si Sister Micah.
ang akin pong mga magulang sa Negros, magandang gabi nga po sa inyo, mama and papa, sa katauhan ko ng aking kapatid na si Sheila May, magandang gabi po sa inyo. Nakita ko rin pong nanood si Brother Alex Piol, nakita ko rin pong nanood, ito pong si Brother Gabby Almares, no, siguro kamag-anak ko po kayo. Nakita ko rin pong nanood si Kathleen Fernandez, Sister Kathleen, God bless you. Nakita ko rin pong nag-view sa atin, si Brother Alfred De Los Reyes, magandang gabi po sa inyo. At malamang ang akin pong kapatid ay siguro'y hahabol, kung sila man po ay hahabol. Kasama rin po nating nanood ang atin pong ilang members dito, ang Basit Family, salamat sa inyo pong pagtangkilik at pag-share ng atin pong live video na ito. At ganun din po ang Lakandula, si Sister Ranilyn, nakita ko din pong nag-view kanina. And yun nga po, I'm sorry kung meron man po akong nakalimutan. At tayo po ay magko-closing prayer na po at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, wala po kaming ibang gustong iusal na salita kundi ang salitang Panginoon, patawad. Patawad sapagkat napakarami naming pagkukulang sa iyo. Panginoon, alam mong kami ay maraming kasalanan. Given na po yun. Ang gusto mo lang, Panginoon, aminin po namin ito at makita po namin na ito'y masama na kailangan naming pagsisihan, kailangan naming layuan. Panginoong Diyos, nais mo kaming lumayo sa kasamaan para mapabuti ang aming buhay. Salamat sa iyong pagmamalasakit sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagdadirect sa amin sa minsang pagkakataong kami po ay napapalihis ng landas. Panginoon, i-restore niyo po ang sino man sa amin na malayo na ang puso sa iyo. Kahit pa siya ay linggo-linggo nagsisimba, kahit pa po siya ay nagbabasa ng Biblia, kahit kami pong naandito sa simbahan, Panginoon, araw-araw mo kaming pag-initin. Pagpalain niyo po ang gawain sa gabi pong ito. At ikaw po'y aming pinupuri, pinapasalamatan ang lahat ng ito'y aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, bago ko makalimutan na, kita ko rin po pala si Tita Marina. Ano po, salamat Tita Marina sa inyo pong panonood. Ano po? At may request po ang ating pong kapatiran, ano po? Sa ito po, gustong-gusto na nga pong sumali sa amin, ano po? Si Baby James, ano po? Baby James, kaway-kaway ka sa ating pong mga viewer. Ayun, ayun, hello po, magandang gabi po sa inyo. Maulan po dito, ayun o, ngiti ikaw. Babay na sa kanila, babay. Babay, babay po. Babay na ikaw, babay, ayun. Babay, babay po, ganyan ikaw. Bye-bye! Eh? Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng nanood and pagpalain po tayo ng Diyos sa ating mga buhay. God bless you all po and thank you so much.